Oh, hindi ba? Lahat ng ito, Lancy and Air Travel para lang ma-interview ang premiadong aktres na si Sylvia Sanchez. Masyado akong naiintriga sa babaeng yan. At ang kanyang kwentong buhay, pero ang interviewan natin doon sa kanilang bahay bakasyuna ng pamilya at Ataide. At nako, pero teka muna, sino ba yung i-interviewin natin at nasaan na siya? Sylvia? Sylvia Sanchez? Yuhu! Nasaan na kaya yun? Sylvia! So sporty naman! Hello! Talagang batang dagat! Wow! Hindi ko kaya yan. Wow! Sinong may alam niyan? Walang may alam niyan! Wala! Sports adventurer pala itong babaeng ito! Saan ka naman ang galing? Ano ka ba? Siyempre, pinaghahandaan ko pa kayo ng pagkain. Basta ko kumain kayo masarap dito. Second floor. Okay, tignan natin. Para lalo natin ma-enjoy ang katubigan. Sa episode po na ito, medyo kakaiba. No? Diba? Para maiba-iba naman tayo sa mga kalye ng Tondo, Biak na Bato, Blumentritt. O, dito naman tayo. So, talambuhay ni Sylvia. Na-interview ko na siya dati, pero napakaganda ng kwento. At lalo namang exciting ang buhay niya ngayon bilang nanay ng isang congressman. Makikita niyo ang kabilang bahagi ng Sylvia Sanchez na never pa rin niya nakita. Patikim pa lang yan. Handa ka na ba? Handa na. Tara. Sige na. Kahapon pa. Okay, let's go! Lechunan talaga kung lechunan. Bata pa kasi ako ni Skye, ganyan na yung buhay ko eh. Hindi pa kami nagsisimulang magtrabaho, gusto na namin kumain. Ano ba? Ang aliwalas naman talaga. Sana all. Pwede bang mahiram paminsan-minsan? Oo ba? Inaalok ko nga ito sa'yo. Matagal na. Hindi ba nga? Ba't ba ako hindi nakinig dati pa? Sinasabihan kita dito tayo. Well, ngayon na na-discover na namin ito, ang buong Corina interviews ay hindi na magpapaalam, darating na lang. No. Okay, so Sylvia Sanchez is in the house. And of course, kilala kita, pero mas nakilala pa kita dito sa bigla ang pagpunta sa iyong personal na buhay, mm-hmm. Di ba? Pero talagang bata ka palang, artista ka na eh. 17. 17? Yes. Yung grade 3 ako, alam ko, sumasayaw na ako pag may mga parties. Alam mo yun, tapos pag mayroong mga bisita, ako yung pinahaharap ng nanay ko. Performer talaga. Oo. Isang kapal na mukha ko, kumakanta ako kahit di naman ako singer. Totoo. Oo. Oh. Ganun. Meron bang pinagalingan nyo, nanay, tatay mo, kumakanta, artista? Wala. Ah, wala? Wala talaga. Punta na Sipit, Agusan del Norte. Ano ang mga fond memories mo doon sa Agusan? Ah, ito. Na mukhang dinala mo dito. Ito. Harap ng dagat. Correct. Oo, kasi yung bahay namin, 5 minutes walk, dagat na, sa likod, ilog. Tapos, ano ka lang, lakad ka lang ng mga 30 minutes, ano na yun. Doon kami naglalaba nga sa ilog, tapos bundok na. Ayun. Okay. Oo. So, na-miss mo yun. Na-miss para ang buhay mo talagang nature. Oo, sabi ko nga sa asawa ko si Art, kung pwede lang dalhin yung showbiz sa punta para doon na lang ako tumira kasi gusto ko talaga doon mag-retire, kaso hindi naman pwede, di ba? So, imbes na dalhin ko yung showbiz, imposibleng madala ko doon. Ako na lang yung naghanap dito ng correct. May dagat din. Dito ako nare-relax. Pag napapagod ako sa Maynila, dito ako nare-relax, dito ako sinacharge yung sarili ko. Natutuwa ako kasi yung andami kong kamag-anak, syempre, lahat ng titas ko, pinupuntahan ko, tapos nahikikain ako, tapos meron din akong balot-balot. Yung dating ginagawa ko nung bata, nahikikain ako sa lima, konting bahay lima.
Alam mo yung iba, kapag nabago na yung buhay nila, halimbawa, talaga okay na ako dito, successful, hindi na kadalasang binabalikan pa yung nakaraan. Bakit parang importante para sa'yo na balik-balikan mo yung agusan? Mas masarap yung buhay doon eh. Nagkataon lang na dito ako nagtrabaho sa Manila, dito ako pinalad, pero mas peaceful doon eh. Dito kasi alikabok. Alam mo yun, paglabas mo, traffic. Paglabas ko doon sa bahay, nakachinelas lang ako, shorts lang ako, t-shirt lang na hindi ako naka-makeup, kaya kong gawin hanggang ngayon. Tsaka masaya yung buhay doon. May peace of mind ka. So, minemaintain mo? Feeling mo? Pero saan ka magre-retire? Dito. Ito. Yes. Tapos uwi-uwi ako. Tapos, actually, Miss Corina, dinadala ko rin yung mga anak ko doon. So, sana yung mga anak ko doon, sila Argetria, kung ano yung buhay ko, in-introduce ko rin sa kanila. Correct. Pinayakap ko rin sa kanila. Kasi kailangan, kasi masarap yung buhay na ganun, simple lang. Yes. Well, totoo yan. Lalo na yung pinili mong propesyon. So, mula agusan, lumangoy ka papuntang Metro Manila. Yes. Nakaya ko. Galing mo sa tubig, ha? Bilib ako sa'yo, grabe, ha? Pwede ka pala sa action. Mm-mm. Paano ka na-discover? Si Mother Lily naman yun. Siya kasi Peke Galiaga, si Lore Rea, sila yung naka-discover sa akin. Tapos naghahanap kasi sila ng i-introduce noon na girls Richard Gomez. Right, right. And Alma Moren. Yeah. Kaso hindi natuloy kasi nabuntis nun si Alma. Ah, kaya sa'yo napunta? Hindi rin natuloy. Pero in-introduce ako sa ibang movie. Okay. Nagkaroon ako ng bagong movie. Tapos tuloy na. Maraming gusto maging artista. Paano ba ma-discover? Ano yan? Mag-a-apply ka? Magpapakyut ka sa isang tabi? Ngayon, mabilis. Kasi di ba may mga reality show? Di ba may mga kung ano-anong show na audition ka lang, nandun na yun, di ba? Pero dati hindi eh. Nung panahon mo, mahirap. Mahirap. So, swerte ka na lang para na-discover ka. Tapos, yung ako naman, yun, kinuha ako ni Peke Galiaga, nakita nila ako. Tapos, doon na, nag-start na ako, binild up nila ako ni Mother Lily. So, si Alma noon, sikat na sikat yun noon. Oo. One of your idols. Actually, si Alma nakagandahan ako sa kanya. Ang ganda kasi naman talaga mukha. Oo. Pero talagang, ang pinangarap ko talagang, yung path lang, yung alam mo, yung career path niya, gusto ko lang talagang maging ganon yung kahit umalis siya ng abroad, pagbalik dito, pinagkakaguluhan siya. Pero nung bata kasi palagi ko siya nakikita, mahilig siyang manampal, si Sherry Hill. Siya talaga yon. Tapos, gustong-gusto ko yung movie niya with Sharon Cuneta. Ay, yung sampala. Si Sharon talaga, isa sa mga idol ko yon. Doon sa Sana'y Wala ng Wakas. Yes. Pero, awang-awa ko kay Sharon, pero gustong-gusto ko yung career path ni Sherry na manampal lang, mang-away lang, ano mo yun, ang hirap iyak ng iyak. Oh. Yung ganun. So, galing na galing ako nung kay Sharon. Gustong-gusto ko, Marisol Soriano. Ay, tuwang-tuwa ako nun. Kasi, di ba, siya yung mataray na nagdadrama, pa-comedy. At biro mo, mula sa pagiging isang fan, nagsunod-sunod na. Makakalabas na ako. Pero hindi ko pa rin alam kung napatawad mo na ako. Ayoko siyang makita dahil natatakot ako baka hindi ko mapigilan ang sarili kong sumabog ang galit ko dahil sa pinagdaanan ko sa kanya. Tama na, ate. Ayoko nang makinig sa mga drama mo. Paulit-ulit mo na lang ako sinasaktan. Mama mo, ikaw dyan ka lang ha. Relax ka lang, pangako. Ako bahala sa mga anak mo. Alagaan ko sila, maalin ko sila. Pangako. So prolific. Grabe. Hindi ka napapagod? Napagod ako nung uli kong role. But grateful ako doon. Kasi ang ganda-ganda ng role ni Barang. Sa Huwag Kang Mangamba. Yung talaga literal ko na first role ko na off-cam, iniiyakan ko talaga. Bakit? Nakakapagod siya. Kasi instinctive siya na character eh. So kahit nasa isang tabi lang ako, walang dialogue, nakatingin lang. Pero dahil lahat ng emosyon ng tao, instinctive siya. So, nakukuha ko. Pag umiyak yung isang character, naiiyak ako. Pag tumawa to, tatawa siya. So, gumipap ako. Wow! Parang umiiyak ako. Parang, ayun, mag-artista. Parang ganon. Pero syempre, hindi yun naman pwede, di ba? Pero, sabi ko, kailangan ko ba talaga to? Parang maya-maya, taping. Gumanon ako dahil sa role na yon. Saan mo nakukuha yung hugot ng lahat ng emosyon mo? Kilala ka doon, ah. Kilala ka doon sa talagang, magaling na artista. Thank Premiado, you.
Pero saan ang gagaling yun? Hindi kasi lahat meron yan. Hindi! Masaya lang ako. Hindi ako umiyak na malungkot ako. Kasi dati si Parang mag-isa lang, palapoy-lapoy. Tapos ayaw siya yung mga tao. Lagi siya sinasaktan. Naniniwala kasi ako na parang gifted. Gift talaga sa akin. Innate ko yon na kahit ako nagugulat ako, may mga binibigay, pag rumorol yun na, merong, alam mo yon, meron akong binibigay na kahit ako nagugulat. Ano talaga, Miss Kay, parang ini-embrace ko rin kasi sobra. Dinadala mo sa bahay? Sa sobrang pagkayakap ko sa character na yon. Kaya siguro na sobra akong pagod kay Barang. Kasi yun na nga, in-embrace kong mabuti yun. Tinanggal ko talaga si Sylvia, pinasok ko yung si Barang. Kaya nadadala ko sa bahay. To the point, sinasabihan na ako ng asawa ko na tanggapin mo na lahat ng role, wag mo lang tanggapin yung pagiging baliw. Kasi nadadala ko. Kasi biglang nararamdaman ko na lang, sabi niya, huy, anong ginagawa mo? Ha? Ah, bakit? Kung ganun ako. Pa natin yan, ah. May struggle din, di ba? May struggle. Oo. Ang tingin sa'yo, hindi ka marunong umarte. Alam mo yun, may mga panlalait. Naranasan ko yun. Merong mga hindi nagtitiwala. Pero kasi the more na ginaganon ako, nilalait ako, the more na ninenegative ako, the more na nagkakaroon ako ng lakas ng loob, na lumalaban ako pero tahimik. Sinasabi ko sa sarili ko, sige, sige lang, isang araw. Makikilala nyo rin ako, yung acting ko, kung anong meron ako. Isang araw, titingalain din ako. Ang dami ko naranasan na gano'n, naiiyak na lang ako sa isang tabi. Minsan hindi ako papansin ng isang tao, kung sino man sa showbiz. Totoo yan, naranasan ko yan. Naranasan ko na parang dinadaan-daanan lang, mag-hi ako, hindi ako titingnan. Alam mo yon, o di kaya. Basta nararamdaman ko yon. Pero kasi, of course, nasasaktan ako, tao ko eh. Pero kinagawa ko kasing challenge yun eh. Tiniturn ko sa pagiging positibo yun. Lumalaban ako. Oo. And ako yung, sige lang, isang araw ka lang. Titingilain mo rin ako na marunong ako umarte, ganun. Oo. At ngayon, tinitingala ka na nga talaga, di ba? At dumating na nga yung greatest love. Yes. Okay. Pero kung paboritong eksena? Ang dami niyang paboritong eksena. Pero paborito ko eksena yung syempre yung ito yung pinaka-famous na eksena, yung nasa table kami lahat, tapos nag-aaway-away yung mga anak ko. So from normal, biglang boom. Alam mo yun, parang na-anok ako na-nawala sa pag-iisip. Umandar yung Alzheimer, inatake ako. So from normal na naguguluhan ako sa kanila, bakit kayo nag-aaway, biglang blanco. Tapos tinanong ko sila, sino ba kayo? Ba't kayo nag-away-away sa bahay ko? Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Alam mo yung gano'n? Correct. Paborito ko yun. Powerful scene. Yes, kasi bakit ko paborito yun? Dahil hindi, ang alam niyo lang, yun lang yung eksena. Mm-mm. Pero, bago nag-take nun, nag-rehearsal pa lang kami, ang ginawa ko, iyak ako ng iyak sa rehearsal. Kasi kailangan kong ilabas yung iyak. Kailangan kong ilabas, tanggalin yung emosyon. Kasi diba Alzheimer's, wala na. Wala nang pakiramdam. Wala na. Walang kilala. Hindi ka iyak noon. Wala. Oh. Tapos nung nag-roll yun na, sila na ngayon umiiyak. Ang hirap-hirap noon kasi sila, iyak ng iyak ako. Nakatingin ako sa lahat sa kanila na andun yung emosyon. Kailangan mo rin pag-aralan yung may Alzheimer's talaga. Yes. So, ang ginawa ko, Miss Kay, nung panahon na yon, ongoing yung show, andun ako sa may mga Alzheimer's. Kinakausap ko sila, tinitingnan ko yung nuance nila, mga nuances nila, tinitingnan ko yung galaw nila lahat. Correct. So, kailangan kong pag-aralan, embrace yung character na yon. And yes. Yes. Yes, na-embrace naman. You got it. Bakit ka nga ba parating lusaw. Sorry ah. Parating lusaw, pawis, mahirap, nasa barong-barong, nasisiraan ng bait. Talagang doon ka napupunta. Bakit siguro ang galing mo humugot? Oh, siguro, oo. Doon ako mas minahal. Sinabi ko nga kay Tita Cory, sinabi ko, Tita Cory, pwede ako mag-comedy. Magaling ka. Magaling ako. Maniwala ka. Loko-loko ako sa totoong buhay. Hindi. Kontrabida ka noon. Ngayon, Tita Cory, gusto ko nang bumalik sa pagka-kontrabida. Kung kinakausap ka, hindi. Diyan ka. Dito ka. Form mo yan. Nanay ka sa masa. Kasi daw nga, ang bilis ko daw. Ay, magpaiyak. Parang ganun. Sabi ko,
marami naman nagpapaiyak, pero sabi na hindi, diyan ka, diyan ka. Sabi nga, mahalin mo yung trabaho mo para mahalin ka rin ang trabaho. Ayun. At doon ka minahal? Doon ako doon ka sa mga role na gano'n minahal. Tsaka mas masarap yun. Totoo ba? Oo, kasi pag mahirap ka, pwede kang, di ba, pag natulog, pag sinabing, oh, ikaw na, Miss Sylvia, ikaw na, wala nang suklay. Ako. Wala nang suklay, pusod na lang, alam mo yun, tabango na lang, tara. Oh, pero pag mayaman ka, make up, maintain, buhok mo na sisira, dahil kaka-blower, kaka-plansya, mas masarap yun. Tsaka yung mga damit, hindi mahal. Oo nga. Totoo, no? Kaya tayo nandito ngayon ay para makilala natin yung kabilang banda ni Sylvia na hindi masyadong alam ng iba. Handa ka na ba? Handa na. Kahapon pa. At na in love na sa wakas. Ilan ang mga naging manliligaw mo? Aminin! Really, talaga. Dami. Mapihikan ka sa manliligaw? Hindi ako basta-basta nagkakagusto eh. Pero pag nagkagusto ako, yun. Bakit naman si Art Ataide ang nakabingwit sa iyong nakabaon na puso? Matyaga eh. Ah, matyaga? Matyaga. Tsaka mabait talaga siya. Oo. Mabait siya talagang tao. Pero noong una, hindi ko siya gusto. Alam niya yun. Okay. Oo. Kasi, mestizo. Hindi mo type ang mestizo. Okay. So, siguro, di ba, pag mestiza ka raw, hindi. Oo. Mestizo, yung ganun. Tapos, okay. Matyaga, na in love. Okay. Oo, gwapo naman. Oo, pogi naman siya. Oo, gwapo. Okay. So, mabuti na kahit na magkasama na kayo, halimbawa, boyfriend na, napangasawa mo, pinapayagan ka pa rin yung mag-artista. Pinapayagan niya ako kasi nakilala naman niya ako sa showbiz. Ano yung sinabi ko, hindi mo ko pwedeng stop kasi meron ako, breadwinner ako sa Mindanao. Hate ko yung manghingi sa kanya ng pera para ibigay sa pamilya ko or sa layaw ko kasi ayokong sinusumbatan pagdating sa pera. Gusto bakit ko, pareho tayo pagdating sa ganyan? Yan yung reason. Oh, kaya pala. Yes. So, totoo lang, pwede ka namang huminto. Hindi ka naman maguguto. Hindi. Pero, tuloy-tuloy ka pa rin kasi marami kang tinutulungan. Oo, sa probinsya. At saka, ayoko talaga. Ayoko maging aakos ng away namin yung pera. Kasi syempre, pag wala akong trabaho, automatically, kukuha ako sa pera namin. I mean, di ba, yung pinaghirapan niya. At least, magte-taping ako. Meron akong, di ba, kahit pera namin yun, pero sarili, kung pinagtrabahuan ko rin yun, at naintindihan niya yun, sinasabi ko sa kanya. I believe in that. Talagang, ang babae dapat may sarili siya. Di ba, yes. No? Yes. Para saka hindi ko apihin. Para hindi ka apihin. Hindi ko sasabihin, nasa isang tabi ko lang. Ay! Oo. No. Hindi pwede. Ano ang nabago sa buhay mo nung magkasama na kayo ni Art? Yan, natuto ako mag-alaga. I mean, nagluto. Hindi ka nagluluto dati? Hindi. No way. Hindi. Ang sarap lang siya mo magluto? Ano. Oh, no. Mga sardinas, mga corned beef, mga ano-ano. Basta niluluto ko yun lahat. So, proud pa ako. Kainin mo. Naka-ready, may itlog. Ganon. Hanggang maya-maya, nakikita ko bakit sinasabi niya na, alam mo, ayokong busog na ako. Lagi nga sinasabi, busog na ako, hindi siya kumakain ng pagkain ko. Unang ginawa ko, ballpen papel, lagi akong meron sa bag ko. Kahit nasa hotel, anong pagkain to? Ganon. Ang una ko nilapitan yung mayordoma nila, yung nanayaya niya since 2 years old siya, si Nanay Perlina, na hanggang ngayon nasa amin. Wow! Yes, yun yung Nanay Pearl, anong paborito niyang pagkain, anong ganyan, anong ganyan. So, anong number one favorite na pagkain ni Art? Ang paborito niyang pagkain, ay, mapasta yun. Mapasta? Mapasta siya talaga. Okay. Ganon. Tapos, ang dami niyang paborito, lechon, gusto niya. Kinareer mo talaga Spanish, ang pagluluto. Yes, oo. Ang ginawa ko, nag-aral, yung sariling sikap, pagpupunta kami sa isang restaurant, kakausapin ko yung waiter na, sige na naman, kinukuha ko sa charm ko. Correct. Alika, akin na, ano yan? So you got the best of everything from everywhere. Yes. So, hanggang sa isang araw, dumating kasi din sa punto na, 1 year na akong walang show. Nung naiisip ko at nararamdaman ko na nagsi-self-pity na ako at iba na yung utak ko, kinat ko yon, nag-aral ako. Pumasok ako sa culinary arts. Hanggang sa umuwi na siya, may pagkain na ganon.
Kaya naman pala. Oh, oh. Ang sarap magluto yun. Talaga ni Sylvia. Kaya pala. Oh, okay. Oh. Apat na anak. Okay. Si Arjo at si Rhea pa lang nakilala ko kasi. O, ayan. Pero pinlano ba ninyo yung apat? Pinlano yung apat namin, anak. Hindi. Parang okay lang. Oh. Alam mo yung dumating nung kami, nagbuntis ako, andyan si Arjo, tapos nagbuntis ako ha, na yung papaakyat ako ha, sa Regal, dumating si Arjo, so kailangan ko mag-stop. Tapos balik na naman ako, papaakyat na naman, dumating si Rhea. Yun, hanggang sa, teka muna, tigil muna, ang pinlano ko, si Chavi at si Jetta. Na gusto ko, pag itong edad ako, meron pa akong baby, meron pa akong bata. Kaya ang laki ng gap ni Jella at ni Rhea. Jella, Rhea is 30, Jella is 20. Wow! Yes, kasi gusto kong... May baby pa. May baby. Tapos, Jella, 20 ngayon si Jella, Chavi is 12. Oh, laki din ang gap. Oo. So, alam mo yun. So, isa-isahin natin sila. Okay, so sa ngayon, anong hilig ng bunso? Si, gusto ko daw niya maging marine biologist. Marine biologist? Yes. So, parating na sa dagat? Nandito siya, 9 o'clock pagkagising niya, mag-jet ski siya. 2 hours siyang nawawala. 12 years old ha, ang tapa. Okay. Si Jella, gusto niyang, ano yun eh, hip-hop dancer yun eh. So, nagko-compete siya abroad. When in fact, nag-compete na siya sa Florida, nanalo na siya yung Poveda group nila. Poveda, yes. Mga Enciende, grupo ng dance group ng Poveda. Mm-hmm. So, sinamahan ko sa Florida, nag-compete sila, nag-champion sila doon. Doon siya ako nag-concentrate. O, tapos, saan naman nagmana ng hip-hop na dancer? Sa amin ni Art. Dancer. Oo, tapos, yun, gusto niya maging director. Pero may duda ako eh. Susunod sa pag-aartista eh. May duda ako. Malakas din yung dugo ko. Kaya sabi ko kay Art, sorry, walang businessman. Oo nga. Walang, mukhang mas malakas yung dugo ko. So, anong styling nyo ni Art? Kung ano ang gusto ng anak ninyo na pasukin, yun ang sinusuportahan ninyo? Sinusuportahan namin yun. Pero sinasabi ko pa rin sa kanila na ano kayo na negosyo ng daddy nyo, alamin nyo yun. Kahit yung daddy nila, inaano ni yung daddy nila na kailangan alam nyo yung negosyo ko. Para pag, di ba, lahat, di naman lahat naman nawawala eh. Para pag wala siya, sila yung sasalong lahat. Right. And talking about Rhea, naku, may mga kwento sa kanilang dalawa ni Sanjo Marudo. Totoo ba? Galing sa nanay. Malalaman natin ang totoo. Anong totoo? Ang huli naming pagkikita ni Rhea, sinabi, nag-uusap kami kasi hiwalay na kami ng bahay eh. Solo na siya. Sinabi niya, hindi pa daw. Pero, nagliligawan, parang, nagpaparamdaman. Oo, nagpaparamdaman eh. Ganon. Pero hindi ko masabi na oo talaga. Kasi hindi pa siya. Wala pang pag-amin eh. Wala pa talaga. Correct. So you're very liberal with your children. I mean, ako naniniwala ako doon at some point ang anak eh bumukod na kung kaya na nila sarili nila. Oo. Ikaw yung tipong hindi mo sila pipigilan. Noong una, syempre, pinigilan ko kasi parang nalulungkot ako. But kailangan mag-let go ka talaga bilang nanay eh. Hayaan natin silang, hinayaan ko silang humanap, hanapin yung sarili nilang buhay. Pero, matuto din. Kasi alam mo naman, di ba, na hindi naman tayo habang buhay, buhay sa mundong to. Para pag wala ako, kaya nila. Kaya at strong sila na tao. And you are now a political mom! Inasahan mong mangyayari yun? Hindi. Parang hindi ko inasahan kasi magaling umarte si Arjo. Mm. Award winner. So, aba, Netflix star. Yes. So, bakit napunta sa politika? Yun din yung question ko. Yun din yung question ko. Biglang boom. Bilang heto, si Arjo tumakbo. Siya talagang may gusto. Siya may gusto. Actually, hindi ko alam. Kasi nung meron pa nga tumawag sa akin na mga reporters, asking kung totoo yung balita na magtatakbong congressman si Arjo, so sabi ko sagot, hindi totoo kasi hindi naman sinasabi sa akin eh. Then, ang dami ko nang nakikita na ginagawa niya, sabi ko, ay, isang araw sabi ko, umuwi ka nga dito, tatakbo ka, no? Sabi niya, yes, ma'am. Ah, yun talaga ang gusto niya. Oh, natanong mo na sa kanya kung bakit? Anong impluensya? Actually, nung high school, yan, nagsabi daw yan sa brother niya sa pag tinatanong siya ng mga brothers ng Lasal, sinasabihan siya, anong gusto mo paglaki mo? Sinasabi daw niya sila doon. Ah, ganun.
hindi mo alam yun. Yun ang hindi ko alam na gano'n yung pangarap niya. Oo. Kasi ang alam ko lang, artista. Pero meron pa sa siya pa talagang pangarap. Yun yung gusto niya. Correct. Siguro dahil ito nga yun, yung kwento niyan, sabi niya, gusto kong tumulong. Gusto kong tumulong. When in fact, ngayon sasabihin ko, nak, o, kumusta? Sabi ko, paano mo gustong makilala dyan sa politics? Ang sinasabi niya talaga, mami, ayokong makilala bilang mabuting o magaling na politician. Gusto kong makilala as ano, magaling na public servant. Yun ang gusto niya. Kasi 9 years old, baka I'm sure wala namang masyadong may alam nito. 9 years old, dinadala ko nga sila sa Mindanao. Ni Rhea, 7 years old si Rhea noon. Tapos every year, hanggang ngayon, mula 9 years old, Arjus 31 na, hanggang ngayon, namimigay sila ng kung ano-ano dun sa mga kababayan ko. So lumaki silang ganun. Lumaki silang tumulong. Mulat sila sa buhay ng mahihirap. Oo. Mulat sila sa buhay ng may kaya. Yes. May pera. Alam mo yun? So, para, kasi ang unang, nung lumabas sila, mga bata sila, lumalaki silang, mulat lang sila sa mundo ng daddy nila na merong kaya. May pera. Kayang bilhin gusto nilang bilhin. May yaya, hatid sundo sa school. Mulat sila ng ganon. Hanggang sa, sabi ko, sandali lang, paano yung mundo na alam ko? Yung mahirap, yung minsan kinakapos. Kaya ang ginawa ko, binalanse ko, dinala ko sila sa Mindanao. Baka kasi isang araw, di ba? Pag ito lang alam ng mga bata, kaya nila, baka hindi mo maiwasan. Iba yung tingin nila sa mga mahirap. Ayokong mangyari yun, kasi ako yun. Mukhang hindi titigil sa pagiging congressman itong si Arjo. Mukhang malayo pa ang karera niya dyan, ano? At hanggang sa umabot na sa kasalan, handa ka na ba? Handa ka na ba na magkamanugang? Handa na ako. Handang-handa na ako. Pecha na ba ang kasal ni Arjo and Maine? Wala, hindi ko pa alam kasi hindi naman sila nagsasabi sa akin eh. Pero syempre, alam ko yun na yung kasunod. Kasi gusto na nila eh. Pero yung date, hindi ko tinatanong, hindi ko, hinahayaan kung si Arjo magsabi sa akin. Diba yung, okay. Kailan ba na? Sabi niya, malapit na ma'am, malapit na. Yung ganon. Kasi syempre, gusto ko na magkaapo. Magkaapo, talagang pressure na kailangan mag-anak na sila kaagad. Pero syempre, bahala sila kung gusto nila, di ba? Pero parang gusto nun ng dalawa eh. Oo. Alam mo, ikaw talagang babaeng walang pahinga. Parang pinanganak ka ng lagarista talaga. Correct. Kasi, di ba? Ang dami mong tentacles, girl. Mm-hmm. Talagang ano ka, artista, nanay, homemaker, and also now producer and yes. Endorser. Yes. Wala talagang pahinga. Bakit ganun ka? Parang ano ba? Parang wala nang bukas. Hindi naman siguro dahil naghirap ako eh. Oo. 'Di ba? Gusto ko lang maging yung buhay ko noon. Ayokong maranasan ng mga anak ko. You are going to Cannes very soon. Ano naman ang gagawin niyo doon? October 15. Yeah, oh, ano gagawin niyo sa Cannes? May pinoproduce daw kayo doon. Yes, nag-produce kasi kami ng Katlia Killer with ABS, 'yun. Mm-hmm. Tapos dadalhin namin doon sa Cannes, MIPCOM. Mm-hmm. Ang MIPCOM ay bentahan, ano 'yan? Parang bentahan niya ng mga series ng iba't ibang bansa. Or pwede ka rin pumunta doon para pwede ka rin bumili. Hindi ito yung festival ha. Kasi pag sinabi natin Cannes, ang alam lang natin, Cannes Film Festival. Hindi, maraming nagaganap ng showbiz doon sa Cannes. Isa tong MIPCOM. So, ipipresent namin doon. Wow! Pinroduce namin, dalhin namin si Arjo yung bida. Ayun, ganon. Like ngayon, nagpo-produce na ako kasama ng mga anak at asawa ko. Gusto kong mamulat kung ano yung pwedeng mabenta abroad, hindi lang dito sa atin. Eh kasi bukas na ang merkado ng global. Yes, ang dami na platforms, di ba? Global na talaga. Oo. Siyempre, pag mag-produce ka, mangarap ka na hindi lang dito, abroad din. Di ba? Mm-hmm. So, gusto kong mag-observe kung ano mga genre ang putok doon, kung ano yung mga mabenta doon. Which is, ginawa ko yan noon eh, yung film festival. Pinag-uusapan dito, producing. Pagpo-produce, diba? So, may perang involved. Ayokong basta-basta mag-produce na alam kong nalunugi ako. Correct. So, that's your producer hat and nanay hat. Pero meron din siyang endorser hat. Maganda yon, kikita tayo doon. Doon tayong dalawa. Ano ba yun? Doon tayong dalawa, beauty derm tayong dalawa. Tayo. Pero sineseryoso mo yung beauty derm mo, you're so involved. Oo,
store ako. Oo, kasi, may diba, store ka rin. Maganda naman yung produkto, naniwala ako. Yes. Maganda talaga, hindi pambobola. Eh di, benta ko, eh tulong din yun. Kumisa nga, nalilingat ako, kala ko na sa likod kita sa mall, yung pala standee. Parang ikaw rin, para tayo ma-standee ah. Hindi ba? And the latest and is... And nakakatuwa, sorry, sa nakakatuwa, sa age natin, meron tayong gano'n. Yeah. Meron standee. Okay lang sa'yo, plus size. Okay lang. Eh, malaki totoo naman ako. Nga. Sabi ko nga sa'yo, hahabulin kita, pero posibleng humabo sa... Hindi. Ako, kain ako ng alam kain mo, eh. Mas masaya ang buhay kung ako ang hahabol sa'yo. Okay? Hindi. Gusto ko ganito. Parang okay lang sa'kin. So, plus size for bench, right? Yeah. Why? Di ako namimili. Parang, kaya nga ako artista, di ba? Artista is to portray different kinds of, di ba, parang mga roles. Yung gano'n, iba-ibang role yung gagampanan mo. Correct. Okay, meron na tayong producer hat, nanay hat, artista hat. O, eto na ngayon, at wife hat. Meron pa siyang ibang sombrero dahil ang sarap magluto ni Sylvia. Hindi ako makapaniwala, kailan ka lang natuto, ha? Ang sarap niyang magluto, ang galing niyang mamahay, mag-ayos ng bahay, at maraming iba pang hindi ninyo nalalaman about Sylvia Sanchez! Parang kulang pa ang handa. Parang kailangan pa yata ng ano, doblehin natin ito, doblehin natin. Ganito talaga araw-araw. Ganito, pag nandito asawa at mga anak ko. Totoo. Mahilig kasi kaming kumain, yun ang bisyo namin. Oo, so yun. Talagang ano, talagang ang lechonan ay talagang kayo mismo ang naglelechon. Tama. Right? So, lechon manok. Lechon manok, merong lechon baboy. Mm-hmm. Kasi yung sabi mo nga, doon ka talaga na mulat, di ba, dati. Pero yung iba't ibang mga putahing ito, timpla mo talaga yan. Oo, natutunan ko nga. Oo. Dahil nga sa pagiging insecure na insecure ako. Correct. Sa asawa ko na hindi ko makain sa bahay, kaya nag-aral ako ng nag-aral. Okay, kung ganito karami, nauubos naman nila. Hindi, pero marami dito kumakain eh. Correct, maraming nakikisaw-saw. Di ba para sa babae, ano, kailangan... Okay lang sumobra, wag lang kukulang. Yes. Diba? Pero Miss Kay, ang ginagawa namin, pag hindi siya ubos ng lunch, pwedeng dinner. Oo. Ganun ginagawa namin. Correct, dapat naman ganun. Kaya kailangan malaking refrigerator. Yes. Pero sa nakikita ninyong pagkain ngayon dito, hindi lang yan ah. Sylvia has great taste sa bahay. Isa lang ito sa mga bahay na napundar ng mag-asawang Atayde. I love it. Tadaaan! Look at the palette. It's all gray. And look at the screen. Pang-artista talaga. One of the bedrooms. I love the banyo. Do you guest room? With a nice upuan inside. And the nice painting. Magaganda ang paintings ni Sylvia. Marunong siyang pumili. So, napakaganda, napakaganda ng taste. At inaayon mo sa gusto ng at lifestyle ng mga bata. Mm-hmm. Hindi mo pinipilit yung type mo. Hindi. Yung style mo talaga, ano ang style mo? Gusto ko lang din ng ganyan. Yung simple yung lang. Simple lang. Yung alam mo yun, hindi maraming abubot kung ano-ano man. Correct. Yun, ganun lang. Pero meron kang koleksyon ng Wonder Woman, ha? Ay, akin yun. Kasi Wonder Woman baby hindi ako. Hindi daw mahilig sa abubot. So, hindi na lumalabas sa kahon ito? Hindi. Ilalagay ko pa. Mahilig ka sa Marvel? Yan ang diyan ng tao. Nangungulikta ako niyan. Uy, mahal ito, ha? Pag hindi mo tinanggal sa kahon. Ang kinokolek ko lang si Groot, si Doobie, natawa ka, no? Avengers, tsaka Wonder Woman. Okay, why Wonder Woman? Kasi lumaki ako na yun yung sikat. Ah, so, okay. Nanonood ako nun sa TV hanggang kinakatulugan ko. Tapos sasabihin ko, ano nangyari sa Wonder Woman? Pero, ganon. Okay. Oo. So, ngayon, ayun, si Wonder Woman, nasa mga eskaparate niya. So, okay, I agree because you really are a Wonder Woman. Totoo nga. Ganon tayong mga nanay. Yes, yes. So, full circle talaga, Sylvia. At parang hindi ka patapos, malayo hindi pa. Hindi pa, malayo. Malayo pa. Parang wala sa kanyang lingwahe ang retirement. Kahit maging lola? Hindi no. I'm sure mag-aanita Linda ka.
Hindi ba? Yung hanggang sa ganung edad. Maglilaylo, pero hindi yung mag-stop talaga. Kasi ito passion ko eh. Yes. Ito buhay ko rin eh. Correct. Kaya ayun, pag may time, pa jetski, athletic ka ba talaga? Ano ka ba, basketballista ka ba dati? Bata pa ako, nagta-track and field ako. Tumatakbo ako nang walang ano, sa Mindanao, sa Nasipit. Tumatakbo kung hindi nakasapatos. Kasi masakit yung sapatos sa paa. Bothered ako. Hindi ka napapasok. Hindi, sanay ako. Ang init sa Mindanao, ha? Isa ako, one of the boys ako eh. Isa ako sa mga sanggano nung bata pa ako. Kaya boyish ako. Kaya naman pala kapag humarurot sa jet ski. Parang ninenerbios ako. Sabi mo nga, napapailalim mo pa yung jet ski. Napapailalim ko. Tapos ganyan. Yes. Tapos aangat? Mm-hmm. Eh, sumali ka na ng kompetisyon. Dai, kikita tayo dyan. Mas masarap dito. Dito na lang. Maghintay na lang ako ng mga apo ko, Miss Kay. Oo, tuturuan mo ng lahat ng yan. Tuturuan ko. Okay, kung meron kang, sa lahat ng pinagdaanan mo, marami kang pinagdaanan, and pinagpala ka no, sa iyong buhay ngayon, ano ang gusto mong maiwan sa mga anak mo? Of course, nakikita ka nila. Sa mga apo mo, anong gusto mong iwan na parang leksyon? Leksyon, wag mang-apak ng tao. Wag maging mayabang. Kahit umangat ka, maging grounded ka pa rin. Kahit anong angat mo, kahit anong marating mo, Huwag kang akala mo kung sino. Huwag nang lalait ng tao. Alam mo yon. Mas mabuting maging mabuting tao ka pa rin hanggang sa huling hininga mo sa mundong to. Aba! At napakabuti niya talagang tao kasi papakainin niya tayong lahat! Pasalamatan si Chef Sylvia. And huwag na kayong mahiya kunwari. Halika na, kainan na! Tara! Okay! O, ganito daw yan. Ganito daw yan. Ay, ano yan? O, malutong pa ang balat, o. Oh. Ito yun. Paano ba ito kutulong niya? Sarap! Pahing suka! Pahing suka, maanghang! Para sa sauce sa lechon. Kit! Ha? Pwede mo akong abutan ng kanin? Kaya na kayo. Vanessa? Of course. Ayan. Ako, gusto ko yung lechon. Saan si Tantan? Saan si Tantan?